Dahil sa isang linggo hindi pagpapakita sa publiko ng Pangulo, lumabas ang balibalitang na confined umano ang punong ehekutibo linggo ng hapon sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan kung saan nagpa-executive check-up ang punong ehekutibo noon. Ayon sa isang social media user, inilagay umano ang nasabing ospital sa Code Blue Alert at binawalan ang publiko sa parking area dahil may VIP na nasa emergency room. Kasabay nito, kabi-kabilang pagtanggi naman mula sa administrasyon ang ginawa sa chismis na ito. Ayon kay Executive Secretary Salvador Medeldeya, walang katotohanan ang mga ito at nagpahinga lamang ang puno ehekutibo. Para naman pagbulaanan ng mga chismis, naglabas si dating Presidential Aide Christopher Bongo ng mga larawan na nagpapakitang nagbabasa ang Pangulo ng mga dyaryo na nakapetsa ng Linggo May 19 sa kanyang tahanan sa bahay Pangarap sa Malacañang compound. Nagdagdag pa ito ng ilang larawan na kumakain ng Pangulo. Habang ang palasyo ng Malacañang naman sinabing nasa mabuting kondisyon ng Pangulo at nasa kanyang residential sa Malacañang kung saan siya pumipirma ng mga papeles. Alam nyo, ang presidente, pag hindi nyo nakikita, nagtatrabaho yon, ayaw na i-istorbo yon. Kasi pag nasa labas siya, ang daming gustong makausap sa kanya. Di ba? Eh, napakabait niya naman taon, hindi naman tumatanggi. So, yung focus niya sa kanyang signing papers, reading documents, memo, hindi niya magawa. Kaya siguro, he decides to stay put. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, natawa na lamang umano ang Pangulo nang ibalita niya ang hinggil sa kumalat na chismis. Ano ka daw, cold blue, Mr. President. Ah, natawa. Sabi niya, I'm busy signing papers here. I have to issue a statement. Sabihin mo lang, neither confirming nor denying. It's not true na nasa ospital ako. Yun lang. Biyernes umano umuwi ng Malacañang ang Pangulo kasama ang partner nito na si Hanilet Avancenia at anak nito na si Kitty. Let me assure the nation that if there is anything wrong with the President's health serious enough to be of our concern, he will tell us. And he said so himself. Matatanda ang huling nagpakita sa publiko ang Pangulong Duterte sa Davao City nitong nakaraang halalan 2019. Ani Biko, Newslight.